Magandang gabi po sa inyo lahat at welcome po sa ating pagsasama ngayong araw na ito na Huwebes. Ika-16 na po tayo ng buwan ng Setyembre, taong kasalukuyan. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayong maghapong ito, talagang nagulantang ang marami. Pagbukas mo ng Facebook, makikita mo yung mga samot-saring mga postings na sa ordinaryong kaisipan ay medyo nakakagimbal. Ano? Kasi may sinasabi ron, makukulong na si Duterte, kesyo may kaso na siyang inaharap sa ano, marami. Kaya ngayong gabi, minarapat po namin na ito'y talakayin ng maayos para hindi po tayo nagugulumihan. Ano? Kasi tayong mga ordinaryong mamamayan, lalo na hindi mga abogado, bagamat nag-aaral tayo, iba pa rin yung naririnig natin. Ano ba talaga ang mga rekados nitong usaping ito? Kaya minarapat po namin hiramin muna ang kabyak ng Luminous at isa sa mga pangunahing personality sa Karambola. Pahiram muna Ambassador Jonathan at kapatid na Conrad at siyempre kina Attorney Nick sa Tambayan, ano, sa DWIC 882 para makasama natin si Attorney Trixie Cruz Angeles. Magandang gabi po sa inyo, Attorney. Welcome to Tapatan. Magandang gabi, Boss Jay. Kamusta po? Mabuti. Namiss kita nung magpunta kayo rito. Oo nga eh. Naiya kami biglang kumatok sa inyo. Hindi, naganda-handa ako kasi kako baka isama kayo nila ma-record dito sa bahay. Sabi ko, pag dumaan, at least may konting makukukot, ika nga. So, Attorney, salamat yung, ha, po. Ano? Yes po. Yes po. Salamat yes, for taking time out. Oh. So, ano ba talaga ang, ano ba ang proseso nitong, kasi sabi ICC, mag-iimbestiga na, ang dating kasi sa ordinaryong kaisipan nito, naku, baka may iba pa nga, nagsusulat. Eh, tiyak na, masuserve na yung warrant of arrest, mga ganito. Ang dami mga kwento. So, we'd like to find out, ano ba itong nailabas sa mga balita kanina, sa radyo, telebisyon, at maging sa dyaryo? Ito yung second, kumbaga, series of investigations. Nauna yung pagtanggap, halimbawa, ng complaint ng Special Office of the Special Prosecutor. So yun, usually maglalagap sila ng ebidensya para makapagbukas ng formal na investigasyon. So ito na po yung formal na investigasyon. Like any investigation, hindi pa po ito, wala pang jurisdiction ng court. Ito po ay pag-consolidate at paglagap ng ebidensya at siguraduhin na yung ebidensya ay sufficient para magkaroon ng trial. Kung hindi sufficient, syempre hindi na magkaka-trial. Kaparehas so, parang nito sa yung Pilipinas po ito, preliminary attorney, investigation natin. Yes, exactly. So parang probable cause hearing. Uh-huh. So sa kanila pre-trial investigation ang tawag. So matagal pa minsan yung ibang mga kaso, nagtatagal, taon-taon talaga kasi hindi talaga makakuha ng ebidensya. So posible nga dyan na rin mamatay yun. So although we don't encourage na isipin ng mga tao yun, we should always consider all the cases na seryoso. Gayun pa man, wala pa tayong nakikita, malayo pa siya sa bituka. Nabanggit po niyo yung investigasyon na Attorney Trixie. Ang ibig ba sabihin nito yung mga tiga Europe na miyembro niyang investigasyon na yan, pupunta dito sa Pilipinas o anong proseso niyan? Maaari po silang pumunta dito kasi may mga kailangan sila na ebidensya na posibleng dito lang makukuha o kaya magpapadala sila ng pahayag or notice, hihingi sila ng dokumento sa atin, may formal request din sila sa ating gobyerno, so sometimes they do it that way. Yung ibang mga witness, kung gusto nila, maaari din silang pumunta doon sa ICC. So, para doon magbigay ng testigo. Opo, para magbigay ng testigo doon sa Office of the Special Prosecutor. Yung iba po, nabigyan na kasi may mga affidavits na nakakabit doon sa ano, mga reklamo na inihain dyan. So, yun yung mga ano, means. Pero, kung mag-a-attempt nga sila na dito pumunta, maaaring ma-deny sila ng visa.
Because ang gobyerno natin, we already took a stand na walang jurisdiction ng ICC. So, Okay, mabuti good binanggit luck po trying ninyo to go yan, here. Attorney Trixie, kasi gawa ng kanina, may mga lumabas din na balita through the Presidential Legal Council na it is not something to be worried about, to have niyong pansinin. Ganun ba dapat ang posture o is it something to seriously attend to? Ganito po yan. Among the priorities natin, unang-una may pandemya tayo, may padating na election, hindi siya priority. Kasi malayo pa nga sa bituka to. Investigation ito. And wala namang nire-require na gawin yung ating gobyerno, gayon nga sila po ang may obligation maghanap ng ebidensya. Wala tayong obligasyon magbigay sa kanila. That's up to them. Second, wala rin tayong obligasyon na papuntahin sila dito o papasukin sila. Bahala sila. Ba't tayo tutulong? And finally, ang stand natin is gawa nga ng tayo na nag-address dun sa problema ng alleged extrajudicial killings o yung mga murders or yung mga ano ba to, yung mga patayan mga during the course of the drug war. Then ano, may mga natanggal na sa serbisyo sa PNP, may mga facing criminal charges, nag full investigation ang DOJ. At sinasabi naman ng DOJ, although hindi pa tapos, hindi pa may mga iba na still facing trial, ibig sabihin ina-address ng ating gobyerno yung concern na yon na may mga namamatay in the course of the drug war. So, yun yung primary defense natin, kaya walang jurisdiction. Gayun pa man, kailangan maintindihan din natin na yung defense na yon ay ma-release lang in an actual trial. So, pag nandun pwedeng na sa court, tumuloy yan. Pero, hindi natin kinikilala. We have to take that stand, eh. Hindi natin kikilalanin. Yun nga, yes. Meron kasi so, yung nagsasabi. Pwede, kasi pwede tayong tumanggi, eh, dahil meron tayong karapatan as a sovereign state. Opo. Kasi may nagsasabi, attorney, na bakit pa natin sorry, na... Sorry, Boss Jake, paulit po kasi medyo nag-garble eh. Meron ako kasing paniniwala yung iba na umalis na tayo dyan sa ICC, bakit nagpapasako pa tayo ulit? Pakipaliwanag po. Hindi malinaw. Sorry, Boss Jake, medyo garbled. Kung ang tinatanong ninyo ay tungkol nga ulit dito sa... Sa ayan, okay na, okay na. Luminaw na, okay na. Paulit na lang po ng tanong. Ang kuwan kasi, ang iba, sabi nila, bakit pa tayo, bakit pa natin intindihin niya na hindi na tayo miyembro ng ICC ngayon? Ano ho ba ang kasaysayan diyan? Okay. Ulitin ko lang. Ano, nahirapan po ako namin. Mahina yung connection. Oh. Ulitin po natin. Yes, so. Hindi ko po marinig. Ang ano ko, tinitignan ko na lang dito sa private chat yes. Kung ano yung... Oh. Ang ano ho, kung... Bakit pa natin dapat kailangan intindihin pa, na di tayo kasali sa ICC? Yes. Opo. Okay, unang-una, kasi jurisdictional yan. Hindi na tayo kasali sa ICC. So from the time na umalis tayo, wala nang jurisdiction ng ICC for any of the acts that were committed after umalis tayo. Pero nung miyembro pa tayo ng ICC, may jurisdiction ang ICC over acts that were committed during the time na miyembro pa rin tayo. So merong dividing line. Ang ina-allege dito sa pinapa-imbestiga kay Pangulo ay yung mga acts that were committed prior to our leaving the ICC. So in that sense, meron jurisdiction on that matter. Pero marami kasing ways na sabihin natin na walang jurisdiction ng ICC. Halimbawa, hindi dun sa Rome Statute, nakalagay po doon na bago mag-acquire ng jurisdiction ang ICC, kailangan maipakita na yung gobyerno na, yung state natin, walang ginagawa tungkol dito sa crimes of humanity na ina-allege sila. Hindi ina-address ng gobyerno, tinatanggihan ng gobyerno na nangyayari, or walang capability yung gobyerno natin na i-address yung problema. That's the only time magka-acquire ng full jurisdiction ang ICC over the crime na ina-allege nila. Ayun.
So matagal na matagal pa pala ito ang prosesong ito at taon pa ang bibilangin kung sakasakali man. Okay. Medyo nag-a-adjust po tayo technically ano. Yes, napadala mo Fred yung message. Okay. Sige. Habang inaantay natin yung sagot ni Attorney Okay. Yes, ma'am. Okay po. Ang tanong is eto, matagal pa ba ang proseso? Taon pa ba bibilangin? Posible po yon kung wala pong makakukuha na ebidensya. Right now kasi ang nakikita natin na iprinisinta na ebidensya ay karamihan hearsay. Yung mga reports ng Rappler, ng kung ano-ano, ng Inquirer at ibang pahayagan tungkol dito sa mga killings. Pag sa pahayagan ang nag-report, makikita natin na ito ay a form of hearsay. Ibig sabihin, hindi siya personal testimony, hindi siya testigo ng isang tao na actually nakasaksi ng pangyayari o isang tao na yung tinatawag natin na eyewitness accounts. Ang pahayagan ay secondary accounts. So, as evidence, hindi siya maaaring ipresenta. So, kailangan makuha nila yung mga testigo behind those news reports. So, kung hindi nila makukuha yon o mag-refuse yung mga pamilya or in this case, hindi kasi maliwanag dahil karamihan ay anonymous at wala pong mag-come forward, then mahihirapan tayo. Tandaan ninyo, crimes against humanity yung ina-allege dito. Crimes against humanity, murder, allegedly murder ng mga drug suspects. So, ibig sabihin malawakan at bunga ng isang state policy. So, kung malawakan, hindi sila pwedeng magpresenta ng isa lang. Diba? At hindi kailangan bunga ito ng isang polisiya ng gobyerno. Ibig sabihin, there was a standard policy na inutos ng presidente, ito ang gagawin ninyo sa drug suspects, papatay kayo. Unfortunately, yung ginagamit din nila ng mga public statements ng ating Pangulo ay usually statements of self-defense. So, yung sinasabi niya sa mga pulis, pag endangered yung life ninyo, sa pag-execute ninyo dito sa Tokhang, barilin nyo or patayin ninyo, which is exactly the definition of self-defense. Correct. Alright, so attorney, alam kong medyo mahirap yung ating communications dyan sa ngayon, pero alam ko tatalakayin din ninyo dyan bukas sa karambola, kaya manunood kami. Pero meron lang kaming dagdag na concern, ano? Sapagkat ipinag-utos ng presidente kay Solicitor General Pepe Calida na ipa-audit na ang Red Cross. Ano po ang take niyo rito, Ate ni Trixie? Okay. Ulitin ko. Ano yung iuutos kay Solgen? Inutos ng presidente kay Solgen ipa-audit ang Red Cross. Okay, inutos ng presidente kay Solgen ipa-audit. Okay, anong take ko dito? Pwede po, dahil ano? Okay, pursuant dun sa mga government funds, opo, valid po at saka completely legal yon. So, inutos ito kay Solgen because nire-resist ng Red Cross. So, kailangan siguro it might be needed na mag-undertake ng legal action, halimbawa mandamus to submit themselves to an audit pursuant dun sa mga pondo na binigay ng PCSO, not just once, ano, kasi meron silang special, parang special raffle every year, pero in addition to the other funds na binibigay ng PCSO, hindi lang po once a year yan, yung special lang yun yung definite, so pwedeng more than once, plus yung mga reimbursements that were made by PhilHealth, kung talagang napunta doon, kung tama yung mga amounts ng reimbursements, kung ano, kasi it depends kung ano yung kasunduan nila. So ang reimbursement usually is to obtain it at cost. Kung at cost yon, kailangan tignan kung may pumatong ba ang Red Cross o hindi. So on these matters, yes, pwedeng i-require ang Red Cross to submit itself to an audit. Pero inutos ito dun sa Solicitor General in the event na magre-require ng mandamus order from the courts or some kind of other order
pursuant nga dito sa kanilang agreement or pursuant dun sa paggaganap ng batas dito sa Red Cross. Lahat yan, given yan eh, lahat ng mga binibigyan ng gobyerno ng pondo may liquidation yan. Kung yung liquidation comes into question, pwede mag-order ng audit. Alright. Attorney Trixie, kami po ay nagpapasalamat sa oras na pinagkaloob nyo sa amin at I'm sure susubaybay ang marami sa ating mga kababayan sa inyong mga palatuntunan sa radyo at sa mga special broadcast live streaming ng Luminos. Maraming salamat po for taking time out and joining us this evening. Tayo nagpapasalamat kay Attorney Trixie for joining us, ano? Thank you very much, Attorney Trixie. Pasensya na at medyo mahina ang ating internet connection siguro. I don't know whether it's from our from that end. Thank you very much po. Maraming salamat. At see you tomorrow sa DWIC. Okay. So, unless meron pang gustong idagdag si Attorney bago natin siya palan, dahil alam ko, ano pa ito eh, magpapahinga pa, maaga pang gigising. At syempre, ano, yung kanyang midnight snack. Sinusubaybayan ko yun sa face niya. Thank you very much, Attorney Trixie Cruz Angeles. Alright. So, yung sinabi ni Attorney, ito po'y mahabang proseso pa at hala yung ating mga kababayan because there are many ways of attending to this particular issue. Siyempre, yung sa kabilang panig, ano yan, sasalsalin ng gusto yan para makakuha sila ng simpatya at na alam naman natin mag-election, gagamitin niya sa election. Anyway, so well within the bounds of law pala, itong iniutos ni Presidente, ano, sa kay Solicitor General Kalida na hilingin sa Commission on Audit na anong tawag nito, imbestigahan itong o imbestigahan o ipasubmit to audit yung Philippine Red Cross. Bueno, alas 8:22 na po ng gabi at tingnan natin mamaya kung makakausap natin si Deputy Administrator Arnel Ignacio dahil alam po natin halos 10 milyon kundi mahigit man sa 10 milyon ang mga OFWs na nanonood sa atin para magabayan sila ano ba ang mga bagong patakaran lalo na yung mga gustong umuwi na yung mga na hindi pa nabakunahan yung mga ganon at syempre kung ano pa yung mga benepisyong maaari makuha ng mga miyembro ng OWA dahil katulad po ng SSS yung pong pondo ng OWA e pondo ng mga manggagawa yan, ng mga overseas Filipino workers. Pinapangasiwaan lang yan ng ating pamahalaan sa pamamagitan po ng Overseas Workers Welfare Administration. Balitaan muna tayo, ano? Pero bago yan, nais natin salamatan yung mga nagko-comment sa ano pangalan yan? Sa YouTube, sa StreamYard at saka sa Facebook, ano? Maraming salamat po. Kanina pa na nunood yung mga taga New Zealand, taga ang dako, ano? Pagsasayang papawid. Good evening, karambulis ka, Jay. Oh, every day, hindi pwede makumpleto yung umaga ko pag hindi ko nasubaybayan yung tatlong yan. Sina Ambassador Jonathan de la Cruz, si Economist Conrad Banal at si Attorney Trixie Angeles. Isang magandang balita muna mula sa Barangay Tabo, Ilog, Negros Occidental. Naging matagumpay po yung kampanya ng ating mga sundalo dyan sapagkat apat na teroristang NPA ang kanilang nakainkwentro at napatay at may dalawa pang sugatan. Ano? Yan ang belated report na ating natanggap. At ulitin lang natin sa pagkakataong ito dahil nakapag-aral sa mga madre na sakop ng Religious of the Virgin Mary yung pong kanilang pinaka anong pangalan nito
headquarters dyan sa Mother Ignacia Street sa Quezon City, eh, inabot daw po ng indulto dyan sa COVID-19 at 114 na mga madre ang tinamaan po ng COVID dyan, no? Sa RVM Sisters, ano? At isa pang balita, doon sa mga fans ng volleyball o Philippine team na lalawak sa Asian Volleyball Conference, eh yung pong pamasong player natin na si Aliza Valdez at yung number one setter natin sa Pilipinas na si Gia Morado ay hindi po sinali kasama si Jaja Santiago dyan sa dalawang kupunan na ipadadala sa Thailand. Ano? Malalaman natin mamaya kung anong bikos nito, no? No. Bakit yung ating international campaigners, dalawa, si Aliza Valdez at saka si Jaja Santiago, at yung best setter ng Pilipinas, eh hindi nasama sa national team. Okay? So, balik tayo sa ating talakayan, kaugnay pa rin sa naumpisan kanina, dyan sa COA, ano? Yung audit na yan. Eh, ako, nasubaybayan ko yung sa Senate, nasubaybayan ko rin yung sa House of Representatives. Magkaibang magkaiba. Sa Senate, eh, parang ayaw namang magsalita, ayaw pasalitain yung mga resource person, samantalang sa House of Representatives, malaya nakapagkwento ang lahat. At sabi nga ng Commission on Audit mismo, no, na alang overpricing, alang corruption, wala lahat yung sinasabi nilang tininga yung pondo. Ha? In other words, everything was in order, mga ano lang, mga konting procedures lang sa liquidation ang kinakailangang sagutin ng mga kinaukulan dyan. Ganon din po yung DBM. Yung Department of Budget and Management na in charge sa procurement services. Ang sabi po ni Attorney Leong, ano bang full name ni Attorney Leong? Nandito kanina yun eh, naisulat ko eh. Anyway, si Rex, no? Leong, Warren Rex Leong, eh alaho talagang sumunod lahat. Dalawang batas pa sinunod, yung Bayanihan 1 Act at saka yung Procurement Reform Law. So in other words, maayos lahat. Walang problema. Ang may problema lang si Dick Gordon, si Ping Lacson, si Frank Chavez, at kung sino-sino pa, kasama na siguro si Manny Pacquiao, no? Kasi siya nagsabi na marami siyang alam na katiwalian. Eh, lumalabas po, ala namang katiwalian. Ano? Pero ako, iba ang take ko rito, ah, mga kaibigan. Bakit sila init na init, yung mga senador, ha? Bakit sila init na init dyan sa PSDBM? Kasi yun ang tinutumbok eh. Tinutumbok nila yung opisina. Meron silang yung abogado dyan na pinag-initan, yung si Mr. Lau. Pero ako, ang basa ko rito iba. Ha? Karamihan sa ating mga opisyal sa gobyerno, may mga kaso sa ombudsman, di ba? Halos lahat eh. Name it. Si Villanueva. Convicted na nga yan sa ombudsman, di ba? Lahat yan, halos lahat na senador may kaso. Si Frank Drilon may kaso. Si Ping Lacson may kaso. Si Dick Gordon may kaso rin yan. So, ang basa ko rito, and sana mali ako, ha? Sana mali ako. Kasi itong si Attorney Warren Rex Leong, na dating pinuno ng PSDBM o Procurement Service ng Department of Budget and Management, ay siya po ngayong Deputy Overall Deputy Ombudsman. Ha? Siya ang nag-iimbestiga sa lahat ng mga kaso na nandyan sa ombudsman. So, parang inuunahan nila eh, parang binubuli nila, ay, wag kang ano-ano dyan ha, patatawag ka namin uli rito sa Senado, ha? Oh, pwede ka naming ipabilanggo. Yung mga ganon. So, oops, teka muna. So, Mr. Warren Rex, Attorney Warren Rex Leong is now the Deputy Overall Ombudsman.
Eh, kung ikaw ay merong mga lihim na dapat ay manatiling lihim, eh siyempre medyo defensive ka. Yun ang basa ko rito, ha. Maaring mali ako, pero bira ako magkamali. Sana mali ako, ha. Kasi doon sila nag-focus nung una, eh. Parang may corruption. Parang may overprice. Sino ba tinutumbo? Yung PSDBM. Sino pinuno noon? Si Deputy Overall Ombudsman o Overall Deputy Ombudsman Warren Rex Leong, si Attorney Leong. Batang-bata pero magaling na abogado. So tingnan natin, saan patungo ito? Ha? Patungo ba ito sa norte? Patungo sa timog? Ha? Kung pagbabasihan mo yung campaign na slogan ni Senator Gordon, ipasok budik. yun ang kanyang campaign slogan. Pambira, no? Parang hindi maganda pakinggan. Ipasok mo, dik.